Hello guys, welcome back to my channel, Electronic Guide PH. Ngayon meron tayong bagong tutorial tungkol ito sa paano gumamit ng digital tester. Ito yung tester natin. Ito yung tutorial natin kasi ito yung pinaka mura. Ito yung pinaka dabis para sa mga beginner, mga baguhan. Nasa ano lang ito, mga 160. Ngayon makita nito guys, ito yung ano niya, skill. Ito naman yung mga lagayan niya ng test probe. Kung mapapansin natin guys, may tatlong butas siya. Yung ito naman, yung sa pinakababa, ito yung negative. Negative, parang ano niya, semi ano niya, ground. Ito naman yung positive. Yung pangatlo naman, ito yung sa DC ampere, yung pangatlo. Ngayon, simulan natin ito sa taas. Dito ito yung easy volts niya. Yung pangalawa, ito yung DC ampere, DC current ito. Kung mag-test kayo ng ampere, milliampere yan, milliampere, 10 ampere yan. Ito naman yung sa gain, kung dito sa transistor o PNP or NPN. Ito naman, sa baser, sa continuity or sa diode. Pwede rin kayo mag-check dito ng transistor, yung mga malalaki. Ito naman, ito yung resistance. Ito yung pinaka ano niya, resistance. 200 to 2000K. So, yung dito naman, ito yung DC volts. Hanggang 1000 volts. Meron siyang 222 1000. Yan. Ngayon simulan natin dito sa ano, sa AC volts. Yung sa AC volts guys, kung mapansin natin sa bahay, meron tayong 230, 230 something, mga ganun, 230, 220. Pag ganyan mga 220, huwag na kayong mag-trigger dito sa maliit na number. Dito na kayo sa 750. Kasi pag dito kayo sa 200, baka sumabog yung ano doon sa loob, yung resistor nito sa loob. Kaya ilagay nyo dito sa mataas na number, sa 750. Ngayon simulan natin kung paano mag check ng ano, ng AC volts. Ito yung itim na test probe dito sa pinakababa. Yung ano naman, yung pula, ito yung positive natin sa gitna. Yan, ito lang. Ngayon i-trigger natin dito sa 750. Naka high voltage yan, naka high voltage. Kaya check natin yung AC current. Tignan natin. 228. Meron siyang 228. Yun yung AC volts. Pag meron naman kayong kuryente na 110, yung mga nag-convert ng 110, pwede nyo i-trigger dito sa 200. Na ganun. Ngayon, tapos na tayo sa ano, sa AC volts. Dito tayo sa DC ampere. DC current. Ito. Kunyari guys, meron kayong ano, expected na ampere. Kunyari 10 ampere. Pag 10 ampere na 'yan, ilipat niyo yung test probe, yung pula, ilipat niyo sa taas kasi ito yung sa baba kasi hanggang ano lang ito. Hanggang 200 milliampere. Ito. Pero pag lumagpas na, ito na, yung 10 ampere na, kahit, mga 10 ampere, lipat nyo dito, pag ganun. Ngayon, mag-check tayo ng ano, mag-check tayo ng milliampere. Milliampere tayo. Meron ako ditong ano, ano ba yan? Meron ako ditong lead. Yan, mayroon akong lead dito na ano. Paano ba mag-check ng ano, DC ampere? Yung pag-check ng DC ampere guys is i-series lang natin yung yung tester sa ano, sa dito sa ano, sa circuit natin.
Dari sukatin natin yung ano. Sukatin natin yung sukatin natin yan. Ito, ito. Sukatin natin ito. Ilang ampere to. Kasi maliit ito eh. Ito may resistor pa siya. Ngayon, subukan natin kung ilang ampere yan. Yung paglagay ng ano guys, ng ano, ito. I-series lang natin. Series lang. O, kita natin. Series natin. Naka-trigger tayo sa 20 milliampere. Ilang ampere yan? .563. Pero kung kunwari magkamali kayo, nalagay nyo dito sa 10 ampere. Naka 10 ampere kahit hindi nyo nilipat. Gagana ba? Tinry natin. Hindi siya gagana kasi wrong switch kayo eh. Dapat kung naka dito kayo naka-trigger sa 10 ampere, ilipat nyo dito sa taas. Dito. Ilipat nyo dito. Yan, ilipat nyo. Yun yung pinaka basic. Pakita natin kung gagana ba ito. O, iilaw pa siya gagana. Meron siyang 0.01. Pero malayo, kailangan ilagay lang natin ito sa 20 ampere o 200. Tapos naka ano kayo dito sa lipat kayo dito sa baba. Ito. Pag naka milliampere kayo. Ayaw niya. Kasi sobrang liit kasi nito yung ano natin. Try natin. Sa taas. Meron. 0.1. Kasi 200 milliampere. Mas mataas na ito eh. Ngayon, balik natin dito. Kasi trigger natin sa .560. Trigger natin sa microampere. Yung pinakamaliit, micro. Di siya, ano guys, mag-infinite siya, mag-infinite kasi wrong switch kayo, kaya lang naka 20 milliampere lang. Yan. Kaya yun yung tamang pagka, ano, pagka, ano dito sa DC ampere. Ngayon, dito naman tayo sa gain. Dito sa HFE. Pag naka, kung ano kayo dito, paano ba gamitin to? Ang gagawin natin, ano ito, pang trace ito kung naka emitter, base o collector. Tama yung, kung tama ba yung paana nilagay mo na sa paanang resistor tulad nito. Ito yung resistor. Ito, transistor. Ito yung transistor natin. Ngayon, itry natin. Ito yung base. Pag ganyan guys, wala siyang reading. Ibig sabihin, sira tong ano natin. Pwedeng sira o pwedeng mali yung paglagay natin. Wala talaga siyang reading. Ibig sabihin, yan, sira itong ano, transistor natin. Try natin ulit. Baka di abot. Base emitter collector. Wala. Yun lang guys. Ito sa gain. Ito. Dito lang yun. Mag-trace ka ng ano. Ng PNP or NPN transistor. Ito lang yung ano nya. And dito tayo sa buzzer. Yung continuity tsaka sa diode. Ito. Ito yung ano nya. Ito yung diode natin. Yung sa continuity naman. Kunyari ito. Ito yung continuity. Yung continuity natin. Try natin. O yan. Continuity. Pero pag sa diode. Ito yung ano natin.
try natin sa diode. Ito yung positive. Mag-try tayo ng diode na ano. Ay, ito lang. Yung ito. I-test natin ito. Ayan. Ito yung positive. Ito yung anode. Ito yung cathode. Ito yung negative. I-test natin yan. Ito lang natin manda. Meron siya reading. Meron siya. Pabalik tayo naman natin. Wala. Good itong ano, good itong diode. Yun lang yung pagano sa diode, guys. Pero pag ano, mag-check kayo ng ano, Tumbaman. Ito, pwede rin tayong mag-check dito ng ano, ng transistor. Ito yung transistor natin. Tingnan natin kung sira ba o hindi. Sabi natin yung base emitter collector. Wala. Dito kabila. Yun. 5:30. Pagbalik ta rin. Meter natin. Meron. 5:29. 5:31. Pag binaliktad natin. Wala. Ibig sabihin, ito yung base. Ibig sabihin, pag dito kayo mag-check, pag ito yung gamitin nyo, matres nyo agad yung base, tsaka base emitter collector. Pwede rin kayo mag-check dito ng transistor. Yung dito naman tayo, dito. Tayo sa resistance. Ito yung resistance nya. Mag-check tayo ng ano. Resistor. Ito yung resistor natin. Ngayon, hindi natin alam yung ano. Orange mga nasa ano to. 1000 to, 1000. Ito 1000. Palagay lang natin nasa 22. 22,000 to. Ilagay natin dito sa 10K. Ah, 20K. I-trigger natin sa mas mataas na expected number natin. Ito yung ano natin. Try natin i-test yan. Wala. Ba't wala? Try natin dito sa 200K. Ayun. I-try natin. Yung 22.2. Ibig sabihin, okay pa ito kasi 22.2. 22. Meron siyang color codes na red, red, orange. Ba? Mga 22,000 ito. 22. Ibig sabihin, tama ito. Tama yung ano natin, resistance ng try natin dito sa pinakamataas. 200,000. Dalawang red tsaka isang orange tsaka isang gold, tama 22,000, tama yung reading natin, tama yung reading ng tester. Ngayon i-try nat mag-try tayo ng ibang resistor kasi ito ano ito eh 22K ito eh 22K. Tapos meron tayong na reading sa kanya na 22.22. 22K ito eh. Try natin dito sa ano ito, brown black 56 ohms.
i-trigger natin dito sa pinakamano. Sa 200 natin. 56 ohms lang ito eh. Try natin. 15.1. Mas mababa. Mas okay pa rin. Okay pa rin to kasi mababa yung resistance. Ibig sabihin ito, mag-restrict pa rin siya ng current. Okay pa rin ito. Try natin sa 200. 0. Dito, tama nga. 200 nga tayo. 200. 56 ohms. Meron siyang reading na 15.1. Ibig sabihin, okay pa ito. Ngayon, pag meron tayong resistor na ano, na tawag nito, mas mataas sa ano, meron tayong ito, ano ba ito, 70 mga 1000 din ito. Palagi i-trigger natin dito sa 20K natin. Try natin 20K. Wala, ayaw niya. Tingnan natin baka ano na. Naka 20K tayo, ayaw. Ano ito eh? Green, blue, orange. Ano ba tong green, blue, orange? Ito pala ay 56K yung value nito. Kaya i-trigger natin dito sa 200K tayo. Kasi di siya nag-reading ng ano. Kailangan mas mataas doon sa expected natin na resistance. 56. Nag-reading siya ng 55.6. Ibig sabihin, good pa rin ito. Resistance natin. Ngayon, tapos na tayo sa resistance. Lipat tayo sa DC volts. Ngayon, ito. Try natin. Battery. Check natin yung battery. Ngayon, makita naman natin dito eh, na meron siyang 9 volts. I-trigger natin dito sa 20. Ito yung pinakamas maliit. 20 tayo. Trigger natin dito. Negative 0.5. Ibig sabihin wala nang karga ito. Negative na eh. Kasi pag binaliktad natin, matitrace niya kung negative o positive terminal yung ano yun. Matitrace niya agad eh kung nasa negative na terminal yung ano natin, yung positive. Pero pag positive to positive naman, matitrace din niya positive. Positive 5. Ibig sabihin yung karga nito is nasa 5 volts. Pero 9 volts itong battery na ito. Yun yung pag-trace ng ano, ng tawag nito, ng DC ampere, mga DC volts, mga battery, lahat ng klase ng battery, basta DC. Yung mga pinagdaanan ng ano, ng diode, mga DC volts yun. Ito, malakas pa ito. Nasa ano pa, 8.8. Pag i-check natin guys, alam, malaman natin kung ano eh, kung full charge ba o hindi, kasi makikita naman natin dito eh. Automatic. Yun lang guys, yung ano natin, kung ano, kung nagustuhan nyo yung video natin, paki-subscribe na lang, tsaka paki-pindot yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Yun lang, maraming salamat.